Magandang umaga. Nawa sa araw na ito, na ito ay bigyan tayo ng gabay at kalaman ng Diyos upang matuto tayo at upang maunawaan natin ang ating babasahin ngayon sa banal na aklat. Basahin natin ngayon ang Exodo 16. Ang mana at mga pugo. Mula sa ilim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at ikalabing limang araw ng ikalawang buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto nang sila'y dumating sa ilang ng Sen sa pagitan ng ilim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit araw-araw. Palalabasin mo ang mga mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika-anim na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihanda." Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni na Moises at Aaron sa mga Israelita, "Mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya. Sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay sa kanya kayo nagre-reklamo, hindi sa amin." Idinugtong pa ni Moises, "Mamayang gabi, ibibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga at ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo?" Sinabi ni Moises kay Aaron, "Parapin mo ang buong bayan kay Yahweh, sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo." Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawi ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ng ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang tinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, "Ano ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat isa ay kukuha ng kanilang kailangan niya at ng mga kasama niya sa tulda. Kalahating salop bawat isang tao." Namulot nga ang mga Israelita. May kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis. At ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, "Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan." Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod at bumaho ang itinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moises. Mula noon, tuwing umagay, namumulat sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag-init ng araw, ito ay natutunan. Nang ika-anim na araw, doble ang kanilang pinulot. Isang salop para sa isang tao. Nagpunta
isang taon, napunta kay Moises ang mga puno, pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. Ulitin natin ang 22. Nang ika-anim na araw, doble ang kanilang pinulot. Isang salop para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. Ipinaliwanag naman ni Moises sa kanila. Ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga. Araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itiran nyo para bukas. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan at iyo'y hindi nasira at hindi inuod. At sinabi ni Moises, ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga, wala kayong makukuha niyan ngayon. Anim na araw kayong mamumulot niyan, ngunit sa ikapitong araw, ikapito, sa araw ng pamamahinga ay wala kayong makukuha. Ngunit ng ikapitong araw ay mayroon pa rin mga lumabas sa bukid para mamulot, ngunit wala silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtagta sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-anim na araw ay bibigyan ko kayo ng pagkain para sa dalawang araw. Sa ikapitong araw ay wala nang lalabas. At mula noon nagpahinga na lamang sila tuwing ikapitong araw. Mana ang tinawag ng Israelita sa pagkain pinulot nila. Ito'y parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot. Sinabi sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh. Kumuha kayo ng kalahating salop ng mana, itatago ninyo ito upang makita ng inyong magiging mga anak at mga apo ang pagkain binigay ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto. Sinabi naman ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng kalahating salop na mana, pagkatapos ialay mo sa harapan ni Yahweh upang itago para sa ating magiging mga anak at mga apo. Gaya ng inutos ni Yahweh kay Moises, inilagay ni Aaron sa loob ng kaban ang tipan, ang palayok ng mana. Ulitin ko ang 34. Gaya ng inutos ni Yahweh kay Moises, inilagay ni Aaron sa loob ng kaban ng tipan ang palayok ng mana. Mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon. 40 taon hanggang sa dumating sila sa Kanaan. Ang isang salop ay katumbas ng higit sa 4 na litro. 40 taon kinain ng mga Israelita ang mana. 40 taon, 40 years. In 40 years, ang tao ay binibigyan ng Diyos ng pagkain. Ng mana ang tawag ng mga Israelita. Pagkain mo yun ah. Ang ginagawa ng tao is, ano sila eh, binibigyan lang talaga sila eh. Kahit hindi sila magtatrabaho, susundin lang nila yung sinabi ng Diyos, tapos bibigyan sila ng pagkain sa ika-anim na araw, ika-pitong araw, mamamahinga sila. Pero, isipin nyo ah, titigas pa rin ang ulo ng tao dati pa. No, kahit yung Diyos na kausap na nila, titigas pa rin ang ulo. Ano talaga ang tao eh, sobrang matigas ang ulo, hindi pasaway, ganun talaga tayo mga tao. Kaya, tayong mga gustong maging mabuting tao, alam nyo, kakaunti lang ang gusto magiging mabuting tao. Ang iba, mapagpanggap. Yung iba, gagamitin nila sa magpapanggap na mabuti kasi may motibo sila gumawa ng masama. Ano sila, oportunista, madala sa mga tao. Kaya tayong nangangarap o nagnanasa na maiba man tayo sa ibang tao. Naway kabayan tayo ng Diyos sa ating mga binabalak sa buhay. Naway magtagumpay tayo sa lahat ng ating ginagawa. Ang ating puso naway maging malinis para sa Diyos. Itong lahat ng itong ginagawa ko rin ay tulong sa aking sarili upang ako rin ay magiging mabuting tao kasama ng ibang nangangarap na maging parte sa kabutihan. Maraming salamat. Naway kabayan tayo ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa sa buhay. Amen.